Ayan, hindi po maiwasan ng mga netizens na ipagkumpara itong si Sara Duterte at siyempre ang dating Vice President na si Attorney Lenny Robredo. Ito po ay pagdating sa mga pagresponde sa mga kalamidad. Pero meron tayong nakita mga pictures ha, na kuno nga ay kumikilos naman ang OVP. Hindi naman si Sara Duterte ang OVP talaga. Dapat lang na kumilos ang Office of the Vice President. Hindi sa kanya yan. Pero importante rin talaga na nasa ground na andito ang namumuno sa ahensya na yan or sa OVP nga. Katulad nung ginawa ni Atty. Lenny Robredo. May mga galamay siyempre ang OVP na gumagalaw sa iba't ibang panig ng Pilipinas noong mga panahon na may sakunan ng Vice President pa si Atty. Lenny Robredo. At siyempre siya mismo ay nasa ground. Ang dami niyang napuntahan. At yun lahat po ay minasama ng mga DDS. Minasama ng mga DDS. O ano, tikom ang bibig po ngayon itong mga diehard dahil nga dito sa balitang ito na umalis ng bansa itong si Sara Duterte sa kasagsagan ng Typhoon Karina. Yun. Plano naman daw kasi yan noon pa, sabi ng ilan. Okay, pwede kasing i-put off yung mga ganitong klaseng plano kung alam mong may emergency, kung alam mong may kailangan kang gawin bilang isang leader, bilang isang pinuno ng ating gobyerno. Yun, lumipad patungong Germany si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang buong pamilya. Buong pamilya ba? Oh, okay, kasama din daw ang ina. Samantalang, ang angat buhay po ay eto, abay napakaraming lugar. Quezon City, Pasay City, halos buong Metro Manila po ay nakikipag-collaborate na itong Angat Buhay with some of our partners to support rescue operations in the National Capital Region. Yan po ang ginagawa. Take note, hindi na po Vice President si Atty. Lenny Robredo. Ngayon nyo naman po sabihin mga diehard na nakikipagkompetensya sa gobyerno itong si Atty. Lenny Robredo. Nakakatawa, no? Wala tayong narinig na ganyan sa mga loyalista na nakikipagkompetensya. Pero nung panahon ni Digong, madalas ay ganun ang sinasabi. Nakikipagkompetensya kay Digong sa mga Duterte. Etong si Atty. Lenny Robredo. We are directly coordinating with various local government units to report immediate rescue needs in their areas. Ganyan po ang ating dating Vice President na si Atty. Lenny Robredo. Napaka-aktibo pa rin po sa mga ganitong pagkilos. At totoo yun, ha? Diyos ko po, katakot-takot na negatibo at pagpapakalat ng kasinungalingan ang ginawa na itong mga diehard noong panahon na si Atty. Lenny Robredo ay ura-urada or kaagad-agad nga na makikita sa ground ng isang affected areas dahil nga sa mga kalamidad tulad ng bagyo at kung ano-ano pa. Ganyan po ang ginawa sa kanila or ang ginawa nila kay Atty. Lenny Robredo. Ito ngayon, yung inyong idolo na si Sara Duterte. Ano kaya ang magiging palusot na naman itong mga diehard? Good luck!